Go. Wala lang naman. Pecha de peligro is real. Hello everyone! So welcome back sa aking channel. So today, ang activity na gagawin natin ay mag-ayos tayo ng aming pantry. Pantry nga ba tawag dito? Kasi yan, kung makikita nyo, super gulo siya. Wala na siyang kaayusan. Hindi ko kasi masyadong naayos ng mga nakaraang panahon kasi nga, kami lang ni baby ang naiiwan dito sa bahay. And then, ang dami pa namin ginagawa. Galaro pa kami. Kailangan pang gawin ang lahat ng mga bagay dito sa bahay. So ngayon, hindi ko masyadong naasikaso to. So ngayon, habang wala si baby na sa mga parents ko, ito yung chance ko na makapag-ayos-ayos ng konti. So kahapon, nagpunta kami ng DV Mart. So bumili ako ng mga ilang piraso lang naman ng mga organizer. Kasi, napapanood ko sa ibang mga vloggers, ang medyo mahal yung mga organizers nila. Eh, sa isip ko, since we're just renting this place lang naman, hindi pa siya time para sobrang magpabongga ako ng mga gamit at saka magpaganda masyado ng bahay. Ayos muna sa akin sa ngayon yung maayos na bahay kesa mabongga na bahay. So, ayun. So, today, samahan niyo ako maglinis ng aming mamunting pantry area. So, let's go! So, ayan na si Kwan Si. Sobrang gulo niya. Wala na siyang kaayusan. Yung ref namin, tsaka ko na sa inyo papakita. So, sa ibang video na lang yung ref tour. Kasi wala pa naman siya laman. Kasi malapit na ang katapusan. Ganyan niya, nag-uubos sa mga laman. Ito rin, walang masyado laman kasi patapos na ang buwan. Pero, ang gulo-gulo pa rin niya, di ba? Wala na nga laman, ang gulo pa. Eh, pag tuwing nadadaan ako dito, medyo naguguluhan ng aking pag-iisip. So, ayan. Ang dami kong kailangang linisin. At ayusin. So, ayan. So, this part, wala na akong magagawa kasi yung nag-rent before, sila yung naka-ano dyan. Tao dito. Kaya siya nagkaganyan. So, kailangan na yata talaga yung pinturahan. Eh, wala naman pa kaming time. So, kapati yan, sinimentohan. Dati kasi yung pintuan. So, sinarahan na lang. Dahil daw sabi sa feng shui, medyo malas daw yung tapat-tapat yung pintuan. So, that's just about it. Let's see kung maayos ko to. Kung mapapaganda ko kahit konti. Or ma-organize man lang. Diba? So, let's start! So, ayun. So, feeling ko ang una natin kailangan gawin ay pagtatanggalin ang laman ng lahat ng carpet at punasan para talagang maayos natin siya ng maayos. So, tanggalin muna natin ang mga kagamitan here. Medyo kulang pa yung mga mga containers ko. So, sa susunod na siguro kasi medyo may kamahalan din yung ibang mga tinda doon sa DB Mart. So, konti na lang kapresyo na nung sa mall. So, naisip ko, yung ibang containers, baka sa mall ko na lang bilhin. So, kapag doon sa DB Mart kasi, feeling ko recycled materials yung ginamit doon sa mga plastic containers nila. So, parang hindi siya ganun ka-food grade. Basta, may ganun akong feeling lang talaga. So, pagtatanggalin natin ang mga laman. At ating pupunasan ang mga cabinets. Wala na, hindi na tayo nag-ayos-ayos kasi paglilinis lang naman tayo. Hindi naman tayong bonggang gagawin. Doble-doble pala yung mga items. So, yun. Para nag-hoarding ako ng patis dito. Oh, yeah. Meron pa doon malaki. Meron na naman ito. Kaya kailangan talagang i-organize ang mga supplies.
summarize ng dalawa para kasi andito lahat mostly yung mga food para hindi masyadong magulo. So ito yung binili namin kahapon sa DB Mart. Ito mga to. So nakakatuwa kasi ito swak na swak to doon sa gitna. Yung dalawang ganon, swak na swak. So para siyang sinukat. Naaaliw lang ako pag ganon. So ayun, dito natin magdagdag bawas ng ating mga gagawin, ng ating mga ibabalik doon sa cabinet. Ayan, ang dami talaga niya. So, kailangan natin magbawas ng mga ganito, mga containers. Tsaka, ayusin talaga, i-organize para sa mas organisadong buhay. So, mag-ayos na tayo. Mag-start na tayo. Pag-uwi ng mga ketchup. Hindi ko alam kung ba't ko inuwi. Hindi rin naman namin siya ginagamit eh. So, ito medyo matatagal na to. So, feeling ko may mga expired na dito. So, kailangan ko na rin talaga siyang i-let go. May mga paper plates. Kaya minsan, kapag malabas kami, sabihin ko na lang huwag nalagyan ng spoon and fork, ng ketchup. Kasi sayang lang eh. Ilalabas ko yung lahat yung nandiyan and i-organize na rin ulit. So, kung maingay, pasensya, naghihintay kami ng laban ni Pacquiao eh. Wala akong napakita sa viewers ko. Ito. Wala nang laman. Pecha de peligro is real. So, done na sa lunch break. Balik na sa work. So,
ngayon, after ilang hours, natapos din ako sa paglilinis dito pa lang sa area na to. So, yung ibang area sa susunod na natin lilinisin. Papakita ko sa inyo yung naging final look ng aming pantry area. So, eto na siya. So, ayan yung bili namin kahapon na bread box. Talagang in love ako doon sa bread box. So, ito. Umayos na siya. So, palagay ko naman mo. Malaki naman ang kinakayusan niya. Yan. So, inorganize ko na siya. Ito yung binili ko kahapon na pang second layer. So, yan. Andito yung mga sinigang mix, mga maliliit na mga food product. Dito ko na rin nilagay yung mga vitamins ko and medicines. Tapos, ito yung pang palagi naming ginagamit. Kape, mga tea, and palaman. Tapos, dito yung mga hindi naman masyadong ginagamit. Kasi, medyo mataas eh. Kailangan mo pa ng tungtungan para abutin siya. So, yung mga hindi masyadong gagamitin, nilagay ko dito sa second divider. Divider? O ano, basta yun, dyan. Tapos, dito naman ang gatas ni baby, mga noodles, dito na lang sa taas. So, bihira naman na kami mag-noodles. Dito yung mga chichirya namin or mga biscuit namin, dalawang mag-asawa, mga chichirya. Ang mahalaga kasi yung itong kay baby na madali siyang hugutin tsaka madaling kunin kasi lagi siyang naghahanap ng pagkain. Tapos dito, hindi naman siya food pero inayos ko na din. Yung nakalagay yung mga blender, yung lalagyan nyo ng juice, ito yung sa panggawa ng panini. Dito na rin para madaling hugutin ang toaster at saka yung initan ng tubig. Tapos yan, ito rin, inayos ko na rin siya. Sinabay ko na sa paglilinis. Dito yung mga hindi namin nagagamit ng mga pinggan. Yan, mga iba, regalo pa sa amin nung kasal. Rice cooker, kasi mas gusto namin magluto sa kaldero dahil pag sa ganitong rice cooker, dumidikit yun sa ilalim. So, sayang yung kanin. Tapos yun, yung mga pang, mga mixing bowl, mga kung ano-ano, mga embudo. Doon ko nilagay yan, mga panluto. Tapos dito lang yung mga containers namin na ginagamit pag namin malengke. Mga sibuyas dyan, kanin. Dito yung mga things ni baby. Kaso wala kasi nga wala siya ngayon dito. Tapos dito ang mga sabon-sabon namin. Yan. Mga extra namin na. Mga toiletries. Dito naman mga disposables. Extra na mga kutsara. Tapos dito na yung mga panghilamos ko. Hindi ko na nilabas dito para hindi masyado magulo. Tapos, ayan, inayos ko na rin dito. Tinanggal ko na yung iba dito. So, inusog ko na siya. Mas maayos na siyang tingnan ngayon. And also dito, wala na masyado kundi yung toothbrush na lang at yung mga pambrush. Then, that's it! So, ayun, i-compare ko lang yung look mula dun sa kanina nag-umpisa ako. Hanggang ngayon. Feeling ko magulo pa rin eh, pero mukhang umayos naman ng konti. Mukhang umayos naman siya sa paningin at luminis. Sabi ko nga sa inyo, hindi na kami para umarte pa muna agad kasi nag-rent pa lang kami. Siguro sa pag nagkaroon na lang kami ng sarili namin bahay, doon na lang namin ang artihan. So that's all for today. Thank you sa pagsama sa akin sa paglilinis ng aming pantry. So don't forget to subscribe for more videos like this. Till next time, bye!